Magandang hapon po sa inyo mga ka-farm. Welcome to my vlog. Nandito po muli ang inyong ka-farm, ang inyo pong nag-iisang mango farming vlogger na naghahanda at nagpapatuloy na nagbibigay ng mga kadagdagang kaalaman sa atin pong mga ka-farm na mga baguhan sa atin pong industriya. So muli, disclaimer po sa mga eksperto sa may-ari ng iba't ibang protocol, ang akin pong mga itinuturo at ibinabahagi sa akin pong mango protocol ay pawang sarili ko pong pag-aaral at binuo ko po ang akin pong sariling mango protocol under my advisory and close monitoring sa bisa po ng mga gamot, insecticide, fungicide, and foliar from different chemical company. Wala po tayong sinisiraan, wala po tayong pinapaboran, subalit atin lang pong ibinabahagi yung atin pong mga karanasan kung paano po natin nabuo ang atin pong sariling mango protocol. At bago po tayo magpatuloy, kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe ka Farm TV. At yun nga, inaasahan po natin na bago mag-end ang December ay tayo po ay mamonetize. Shout out po sa mga taong tumutulong sa atin para mas mapabilis yung pag-monetize sa atin. At sana po supportahan nyo po ang aking channel na ito upang mas marami pa po tayong matulungan. Ngayong hapon po na ito mga ka-farm, sinadya ko po na medyo malamig na yung sikat ng araw para maipakita ko po sa inyo kung ano na po ang kalalagayan ng atin pong pinabauna ng day 24 na sa ngayon po ay day 26. So ibig sabihin, after 2 days ay ipapakita ko po sa inyo ang resulta ng atin pong mga bulaklak. Ayan po mga ka-farm, kasalukuyan po na medyo mabango na po ang kanyang amoy. Ayan. At tayo po ay merong ginawa dito para po tayo ay maka-attract ng mga pollinator. So iikot ko po muna kayo. Tandaan nyo po itong puno na ito mga ka-farm ha. Ito po, yan, nakahapay na yan. Siya po yung nagsisilbong demo natin. Bagamat marami po itong mga puno na ito, ay itong puno po na ito ang ginagawa nating demo para hindi po tayo palipat-lipat ng area. At huwag nyo pong isipin na kayo po ay dinadaya ko sa mga nagiging resulta. So sa ating pong pabaon, gumamit po tayo dito ng isang uri ng foliar na para po sa ornamentals. Gumamit po tayo ng insecticide, gumamit tayo ng fungicide, at yun, gumamit din tayo ng sticker. So mga ka-farm, ibinabahagi ko lang po sa inyo na yung atin pong ginawang pabaon ay gumamit po tayo ng tinatawag natin na mist spraying. So sa kasalukuyan po, 26 dapi pa lang, pero meron na po tayo nakikita na mga nagkukulay green. So ibig sabihin, positive po agad yung labas ng ating mga bulaklak dahil marami po tayong mga pollinators. So ano po bang kahalagahan ng mga pollinators mga ka-farm? Ito po yung lagi ko pong sinasabi na hanggat maaari, kung gagamit po tayo ng mga insecticide ay huwag po tayong gumamit ng mga matatapang na lason na pwedeng pumatay sa ating mga pollinator. Gagamitin lang po natin yung mga matatapang na lason sa panahon po na wala pa pong pollinator at matindi po ang atake ng ating pong mga kalabang insekto. Subalit, kung susundin ninyo po yung aking guide mula day 1 to day 22, ay sisiguraduhin ko po na during pabaon process ay wala pong hoppers sa inyo pong mga area. Ayan. Excuse me. Medyo nasasamid po ako dahil sa bango po ng ating bulaklak. Ano? Ayun po, napakabango. 26 dapi pa lang pero napakabango na po niya. At yun nga mga ka-farm, meron po tayong ginamit dito na isang uri po ng pang-attract ng atin pong mga pollinators. Syempre, dahil din po doon sa ating flower booster. At yun, nagsisilbing blossom booster natin para mabilis pong mangamoy yung bulaklak natin. Yun pong ating isang uri ng foliar, yun pong si Bipolan. Speaking of Bipolan, hello po to Bayer Crop Science. Ito po ay matagal ko na pong mga ginagamit laso na ito. Ang Bipolan po ay ginagamit ko ay mula po 12 years old pa po ako nung danyan po ang Vitroid Predator Plus. Ano, sila po ang magkakasabay no, na ginagamit namin ng aking tatay nung ang gamit namin ay mano-mano pa lamang doon po sa aming probinsya. Shoutout din po sa Syngenta Philippines, sa Selecron, kay Menectostar, salamat sa inyo. Ayan,
So, wala po akong pinapanigan kay UPL, syempre sa Bopro, ang kanila pong Bopro Pisin, ang kanila pong Pungiside, ang SAAF, syempre si Narita, at sa lahat po ng mga katulong natin sa atin pong Mango Production. Wala po tayong pinipili, ganun din kay Aldis, syempre sa Green Granted, lahat po yan. At sa iba't ibang uri po ng mga Cypermethrin, sa Leeds, ayan. So, pinapakita ko lang po sa inyo mga kaparm na wala po tayo magiging aberya kung magiging maayos po yung ating pagpapabaon. Ayan. Napakalinis po nito mga kaparm. Ano, at meron po akong ibabahagi sa inyo. At sana po walang ma-offend. Kasi kahapon po ay meron tayong isang manok na nasagasaan. Meron tayong isang manok na nasagasaan at kasama ang palad, siya po ay namatay. Kasi yung medyo matindi po yung tama niya at lumapsit po yung kanyang bituka. So sabi ko po sa aking boss, wag po nating itapon yan at gagamitin po natin siya as pollinator. So wala po sanang mga nasa animal industry na magagalit sa atin. Ibabahagi po natin ito, wala po tayong intensyon na ito po ay gawin nating mapasama ang imahe ng ating pong channel. Nagkataon lamang po na kahapon ay nasagasaan yung isa pong inahin ng ating boss. At yun nga, medyo mahal ang presyo nito. Sabi ko, gawin po natin itong demo as pollinator attractant. Ayan, ito po, ibahagi ko po sa inyo. Isinabit ko po siya dito sa puno unang mangga, sa sanga. Ayan, so napakabilis lang po nitong mga moy kasi. At nandyan po kagad ang presensya ng ating pong mga pollinator. So ito pong manok na ito ay medyo mahal po ang presyo nito. Kaya hindi po namin ito pinatay ng sadya. Dahil ito po ay galing po sa isa pong na big time breeder sa ating bansa. Na nagkataon po na na-aksidente ito kahapong manok na ito. At sabi ko nga po, para po ating mapakinabangan ay gamitin po natin itong pollinator attractant. Yan. So kung meron po kayong mga namamatay na hayop at kayo naman po ay malayo sa mga bahayan, pwede po natin itong gamitin. Pero pagdating po ng 32 days, kailangan po maging maayos ang atin pong disposal dito. Ulitin ko po, nire-recommend ko po ang paggamit ng ganyang uri po ng pang-attract ng pollinators kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay meron kayong oportunidad na magamit sila. Pwede po tayong gumamit ng bituka ng isda, lahat po ng uri ng pabaho, mga pinagbalatan po ng prutas. Ayan, yung po mga balat ng maasim na prutas, yan po yung nakakatulong din mga kaparm. So subalit, hindi po natin intensyon at wala po tayong nirekomenda na magpatay kayo ng hayop at isabit sa atin pong mga area. Yung akin pong ginawa ay ibinahagi ko lang sa inyo para hindi po masayang, at least sa pakinabangan po, para po sa atin pong mga pollinator. So balik po tayo sa ating bulaklak. Ngayon po ito ay 26 days mga kaparm. At kahit po umulan ng full bloom, sinisigurado ko po sa inyo na may laban po ang atin pong mga bulaklak. Bakit? Mula first shot, second shot po at pabaon, tayo po ay meron tinatawag na prebensyon. Ito po ang nagsisilbing bakuna natin sa atin pong mga bulaklak. Kung baga po, tamaan man po siya ng punggos, ay hindi po siya ganun nakaapektado. At like pong sinasabi, ang atin pong mga bulaklak ay mangingitim, pero magkakaroon po ito ng mabubuong butil dahil po sa atin pong mga kombinasyon. Magbabago lamang po ang resulta nito kung ako po ay hindi ninyo sinunod sa bilang ng araw, mixing. Dahil sa hindi ko po maulit na pagkakataon, marami na po tayong natulungan at naturuan. Napakahalaga po ng tamang aplikasyon, tamang observation, at syempre yun pong tinatawag natin na mist spraying. Pag sinabi pong mist spraying, malausok siya, malahamog. Dahil kung iniiwas po natin sa ulan ng ating mga bulaklak hanggat maaari, ay iwasan din po natin yung overspraying, dahil yan po ang maaaring makasira sa atin pong mga bulaklak. Muli mga kaparm, ang atin pong bulaklak, 26 days, malulusog ang bulaklak. Kita na natin, mayroon na nagsisimulang mabuo ng mga butil. At sisiguraduhin ko po sa inyo, pagdating ng 28 days, magkukulay green na siya. At hanggat maaari mga kaparm, huwag po natin silang gagalawin hanggang 30 days. Pagdating ng 32 days at hindi naman umulan, wala naman pong threat, pwede pong paabuti natin ng 35 days bago po tayo mag-partial hugas. So muli mga kaparm, nandito po ako sa inyong harapan.
At lagi ko pong sinasabi sa inyo, ako po'y tulungan ninyo na mas mapalawak ang pamamaraan upang tayo po'y mas marami pang matulungan. Please support my channel, Kaparm TV, at kahit saan po na inyo pong akong gustong imbitahan, ako po'y dadating. Maging yan man po ay mga Farmers Association, Mango Growers Cooperative, ako po'y dadating upang ibahagi ang akin pong sariling mango protocol. So muli, happy farming and stay healthy. Mahal ko po ang industriyang kinabibilangan ko. At sana po magsama-sama tayo. Kapit-kamay po tayo, labanan po natin ang pagkakulang sa kaalaman at magtulungan po tayong iangat ang industriya po na atin pong kinabibilangan. Happy farming po! I love you all!